Whoops! It's Jaycong time. So karon mag-review na punta. Ang ato ang i-review karon is bag-o sa na mode na giclone ang Fujin 24. So mo ni ang packaging sa Fujin 24. Ang iyahang legit na Fujin 24 kay mahal kayo ang iyang price. Karon lang nanggawas ang mga clone ani. So daghan siguro sa inyo diha dili familiar o diha sa Philippines, ambot lang kung available na ba ning Fujin 24. So ipakita na ko sa inyo kung unsa ang iyang itsura. So mao ni ang iyang packaging. So sa harap isang Fujin. Ang meaning dai sa Fujin is Japanese na siya na god, which is god of wind. So 24 kay 24mm ang iyang diameter ani. So ipakita na ko sa inyo mag-unboxing ta. So pakita sa nakang ilalom niya is nakabutang ang CKS Aria. So kung gusto niyo i-search ariabuild.com CKS Fujin 24. So mag-unboxing ta. So mani siya yung makitaan sa sulod. So naka-wrap siya o transparent na cellophane. So mao ni ang itsura sa Fujin 24. Pang top cap niya is diha nakabutang ang iyang serial number. Tapos sa iyang bottom cap is nakabutang ang engraving na Aria sa pikas na side. Tapos sa pikas na side is CKS. Tapos makitaan ko ninyo diri sa iyang bottom cap na siya yung mga bent holes. So diya mugawas ang init sa battery. Ang diri niya na part is kanyang murag na glossy. Mauna siya ang tatak sa Fujin, ang god of wind sa Japan, diri sa Japan. Sa iyang background is matte black. So guwapo gyud siya. Actually kani siya is clone lang ni siya ha. Pero ang iyang quality o ang iyang build, guwapo gyud siya pagka finish kid. Makaingon jud ko na murag dili siya maingon nimo na clone. Sino kayo ang iyang mga brass? Actually made ni siya sa stainless steel. Okay, disassemble na to siya. So tanggalan sa nato first ang iyang top cap. Counterclockwise. So makita ninyo sa ilalom niya is na shadel rin na black para dili mag-contact ang imuhang battery sa mismong bakal. So machining niya guwapo. Makita ninyo ang iyang tube is katong gingon ako, made of stainless niya. So tanggal na tong bottom cap. So muna siya ang bottom cap. So katong gingon ako kaganina is nasa, makita ninyo nasa mga grooves dira ang iyang mga channel sa iyang vent hole. So 1, 2, 3, 4, 5, 5 kabuk. So good yung siya kay para ma-prevent ang pag-init sa imong mod. Try na to siya tanggal. So kaning napon ninyo mapansin dira sa taas niya, kaning nasa delrin na part, muna ang iyang para adjustment sa imong battery para dili siya mag-battery rattle. So pwede ninyo siya ipataas, depende sa inyong battery. So i-try lang ninyo kung napasya rattle, adjust lang mo. So guwapo po siya na feature ni sa Fujin. So tanggalon sa nato siya. So mani siya ang iyang bell ring. Actually ang iyang pin is brass siya na silver plated. So mani iyang pan, silver plated na brass. Tapos ang iyang sa sulod is magnetic siya, magnetic type.
or magnetic switch siya. So pasabot, wala siya gamit na spring. Pero kung gusto ko rin nyo, pwede sa ninyo siya ilis danog spring kung mas prefer ninyo yung spring. Pero para sa ko, gwapo ang magnetic, kay smooth ang firing, dili siya gahi. Kay usually kung mga spring na ang gamit is na possibility na gahi siya. Kumuha ni siya ang duha ka buhok na magnet niya. Flat lang siya na magnet. Duha ka buhok, so sa taas ug sa baba. Kung mapansin ko ninyo is nasa yung murag pin diya sa taas, diri sa sulod niya mismo. Sa iyahang switch mismo is nasa yung grooves. Pagtaod ninyo ani is itunong ninyo ang iyahang groove sa mismong pin. Para pagtaod ninyo sa switch sa iyahang bottom cup is diri pod magtuyok-tuyok ang iyahang switch. Sa tube niya is napod siya ay safety feature, which is ang kaning na siya ay tube na plastic. ABS plastic yata na siya. Gwapo siya kay naprotektahan niya mong battery. Kung naay mga paksit, diri siya mo ground sa mismong tube. So safety features gyapon. So mauto siya ang pag-disassemble sa Fujin 24. So ang iyahang tube is naka matte finish ang iyang background with glossy na black sa katong naong sa Fujin. Hybrid na mode. So dili ni siya pwede sa mga beginners, kaya dapat kabalo dyan mo kung sa ang paggamit sa mga hybrid na mode. Dapat kabalo mo sa atomizer na gamiton na dapat protruding ang iyahang 510 pin, meaning nakagawas din mismo ang iyahang 510 pin. Moto ang akong review sa Fujin 24 by CKS Arya. So i-try na to siya karon og gamit og atomizer para makita ninyo ang iyahang response sa iyahang firing. So reload RDT atong gamiton. Ang battery na gamiton ako is BTC6 legit. So legit yun ang gamitan ninyo ng mga battery. Ayaw mo pagpataka gamit og mga wail na mga battery or mga clone. So legit yun para safety. Check ninyo kung nasa battery rattle. So wala. So kung nasa mga battery rattle, i-adjust lang ninyo katong ipakita na ko na nasa delivering. So muna yung itsura kung nasa atomizer. So pogi kayo siya. Sa actual good, makaingon good ko na guwapo good ka yung quality. Social lang yung forma. Classy good siya. Test fire and cloud. Ang yung machining, ang iyahang mga thread, ang pagka-built sa iyaha, guwapo gid kayo. Mura siya legit. Pero actually wala pa ko makita sa legit, pero kung kanila ako makitaan, dili ko makaingon na clone gid siya, kay guwapo gid kayo ang iyang finish. Especially sa iyahang tube na naka-matte black. Guwapo ang iyahang texture, tapos sa iyang glossy na part katong nainaong sa Fujin. Guwapo sad kayo kay ma-feel nimo ang iyahang tatak jud or ang iyahang naong sa Fujin na naka-glossy. So guwapo ang iyahang quality jud. Tapos ang iyahang mga brass na part, sinaw gyud siya. So trapuhan lang ninyo siya gamay yung cloth, balik na siya sinaw. Dili pareha sa uban na brass na magkuan siya, magpatina or mo fade ang iyahang color kadugayan sig gamit. So lusod siya, magsige magpolish para mo sinaw balik. Classy, social, mahalun og tsura, gold black. Mao lang niya ang available na color. Wala pa ko yung naibala na line color ano niya. Sa ilalong po niya is napod siya yahang naong sa Fujin po mismo. Ang katong vent holes na 5 kabuok sa bottom cup para dili kayo mainit ang mod. Pro silver plated na brass ang yahang pin, firing pin, pro. Tapos katong naay tube na gamay na black sa sulod para protection gyapon sa battery. Pro gyapon. Tapos magnetic switch, meaning soft lang ang iyang firing. Masking asa ka mag-fire na part sa iyang switch, is mag-fire gid siya. Side,
taas, baba, fire gitu siya. So wala siya misfire, pro, smooth ang iyang mga threading, guwapo ang machining, pro. So, sa iyang cons, sa ilalong, sa iyang firing switch, kay ang ngipon sa Fujin, marag medyo talinis siya. So napansin lang na ako niya katong gikapaan ako ang ilalong na medyo talinis di ang iyang ngipon, katong marag bangkil na part. Pero dili siya yung talinis na kanang masama jud ka. Pero para sa ko okay lang siya kay medyo maghatag siya og grip sa imuhang fingers na murag dili kay mag-slide. So kato lang siguro ang akong maingon ako is katong murag medyo talinis diri sa ilalong. So ayaw makalimot, subscribe mo, i-click ninyo ang notification, inana bell ang forma kay para pag na ako i-post na bago na video, ma-notify mo kung na ako i-post na po na bago. So mauto ang ako ang review sa Fujin 24. So sa tanan mga Bisaya, para ni sa inyo na vlog, para ni sa inyo na review, para mas masabtan ninyo ang mga review sa mga mod, mga atomizer. Like ninyo ang video, pwede sa ninyo i-share. Tapos ang sunod na ko na mga review is napakidaghan ng mga mod o RDA na i-review. Click ninyo diri na playlist. Kita ninyo, daghan ko gipang post diya. So, kita-kit sa sunod na mga video. And Jake Kong Tan is out of